State of the Nation. Sa Ilocos Sur naman, nahuli kamang bigla ang pag-arangkada sa kalsada ng isang nakaparadang pickup truck. Sumalpok dito ang paparating na motorsiklo. Bali ang binti ng rider, sugatan din ang angkas nito. Nangako naman ang driver ng pickup na aakuin ang pagpapagamot sa mga biktima. Umapaw sa kalsada ang mga debotong walang humpay ang dating sa Quiapo Church ngayong unang Biyernes ng taon. Ang latest sa sitwasyon sa Quiapo sa Maynila sa live report ni Jamie Santos. Jamie! JP, Maki, hindi pwedeng palagpasin ng mga deboto ng mahal na Poong Itim na Nazareno ang misa para sa unang Biyernes ng taong 2024. Bitbit ang kanilang mga pasasalamat at panalangin, dumagsa ang mga deboto dito sa Quiapo Church ngayong araw. Oras-oras ang isinasagawang misa sa Quiapo Church. Walang humpay ang dating ng mga tao. Bumagal tuloy ang trapiko sa may bahagi ng Quezon Boulevard na okupahan din kasi ng mga nagsisimba ang dalawang lane ng kalsada. Mayat maya ang paalala ng mga ihos sa tamang pagpila at tamang pwesto. Sa may Villalobos ang entrance ng mga magsisimba at sa patungong Quezon Boulevard at Carriedo ang exit. Dalawang lalaki ang nasita matapos tumalon sa railing sa may Quezon Boulevard para makapasok sa Plaza Miranda kaya pinalabas sila. Si Aling Ofelia na deboto ng Nazareno ngayong nagpunta para magpasalamat at humingi ng paggabay. Marami akong nararamdaman sa katawan ko kaya parang siya naging sandigan ko, paano siya nagiging parang gamot ko. Ang mag-asawang ito, kahit anong lapit daw kay Nazareno, wala raw palya at lagi silang dinidinig. Marami rin kaming natatanggap na blessings. Start nung naging deboto kami ng Nazareno, kaya tinuloy-tuloy na namin. Nalulubog ako pero nakakabangon ulit kami, lalo na yung mga may sakit sa pamilya ko. Umapaw din ang mga nagsimba sa First Friday Mass kanina. Inaasahan natin ang punta talaga dahil this is the first Friday of the year. At talagang katulad nung last Friday of the year din na nagpasalamat so kung gaano yung buhos ng deboto. May mga nahilo sa loob ng simbahan at agad dinala sa klinik. Kanina isang lalaking nagbitiw ng bomb joke ang hinuli at ikinulong sa Station 3. Director, anong initial na findings? Ito ba may kapansanan? No? Yan pa yung inaalam po natin kasi unang-una kung ikaw po ay nasa tamang kaisipan ay hindi mo po gagawin yon. Katabi ko po yung tatay ng tsaka nanay ng bata. Sabi ko, kunyari may nagagis dito ng granada. Yun lang yung nasabi ko, sana mapatawad naman po ako ng ano. Gusto ko lang po makauwi na para hindi ko po ulitin yun. Ano po talagang di po ako masamang tao. Maki, JP, alas 8 ng gabi ang huling misa dito sa Quiapo Church. Pero may mangilang-ilang pa ring deboto ang nananatili dito sa Plaza Miranda para mag-alay ng dasal. At yan ang latest mula dito sa Quiapo, Maynila. Balik sa iyo, Maki, JP. Okay, maraming salamat, Jamie Santos. May mga lugar na rin malapit sa Quirino Grandstand ang isinara bilang paghahanda sa traslasyon. May live report si Nico Wahe. Nico! Maki, tuloy-tuloy ang paghahanda ng mga taga Quiapo Church at iba pang mga ahensya dito sa Quirino Grandstand para sa gagawing pahalik sa Poong Itim na Nazareno na magsisimula bukas ng gabi. Apat na araw bago ang traslasyon ng Poong Itim na Nazareno, sarado na ang bahaging ito ng TM Calao papasok ng Quirino Grandstand. May mga nakalagay ng plastic orange barriers na daraanan ng mga debotong pipila para sa papugay o pahalik sa poon. Gaya ng nakasanayan sa may bahagi ng TM Calao entrance, ang exit naman ay sa may Katigbak Parkway. Ang mga tauhan ng MMDA kahapon pa raw nagsimula magbantay rito at hindi na nagpapapasok sa gitnang bahagi ng grandstand kung saan gagawin ang programa. May mga nasampulan na ng paninita kanina. 12 hours daw ang shifting ng duty nila pero ang mga nakausap namin ay straight duty na raw o 24 hours nang nagbabantay sa grandstand. Hinahanda na raw nila ang kanilang sarili lalo't unang traslasyon muli ito matapos ang tatlong taon.
Tuloy-tuloy rin ang paghahanda ng mga kabataan ng Quiapo Church para sa gagawin nilang mga pagsasadula sa araw ng pista. Sa ngayon, kulang po kasi kami ng tao. Meron po kami nagpapahinga rito naman po. Mamaya, pag kami naman po, nalobat na po, kami naman ang magpapahinga sila naman po. Yung ating program magsisimula kasi ng January 8, 4 o'clock. Anim na place yung pre-prepare ng aming mga kabataan sa Quiapo. Maki, bukas magkakaroon din ng misa sa ganap na alas 6 ng gabi. Ito ay misa para sa mga volunteer at natapos nga nito ay sisimulan na ang pahalik sa Poon na Itim na Nazareno. Maki. Maraming salamat, Nico Wahe. Nanindigan si Pangulong Marcos na ang National Grid Corporation o NGCP ang may pananagutan sa malawakang brownout sa Panay Island. May pagkakataon daw sanang napigilan ng NGCP ang pagsabak o pagbagsak ng buong electricity grid sa isla kung kumilos lang ito agad at nag-utos ng manual load dropping. Pero hindi raw ito nagawa ng NGCP. Tinukoy rin ng Pangulo ang nakabimbing proyekto ng NGCP para pagdugtungin naman ang electricity grids ng Cebu, Panay at Negros na ilang taon ng delay. Makatutulong daw sana ito para maiwasan ng ganitong sitwasyon. Inatasan na ng Pangulo ang Energy Regulatory Commission para agarang i-reset ang mga rate ng NGCP, tiyakin ang pagsunod ng NGCP sa mga obligasyon nito at dumepensa sa anumang tangka na iantala ang pagpapatupad ng regulatory measures. Sa ngayon, balik normal na ang supply ng kuryente sa Panay Island. Sinisingil naman ng DOE ang NGCP sa 4 na araw na brownout. Habang nagkakasa na rin ng sariling investigasyon ang Senado at Kamara. Handa naman daw humarap sa investigasyon ng NGCP. Sandamakmak na armas at pampasabog ang nabisto sa isang bahay sa Barangay Balong-Balong, San Juan. Nakuha rito ng mga pulis ang matataas na kalibre ng baril gaya ng shotgun, armalite at pistol. Meron ding granada at claymore mine. Ikinasa ang raid dahil sa sumbong ng misis ng suspect. Isinumbong din ito ang umunoy pananakit sa kanya at kanyang anak. Hindi nagbigay ng pahayag ang suspect pero paliwanag daw nito sa mga pulis. Koleksyon lang ang mga baril at pampasabog. Sinampahan na siya ng mga kaukulang reklamo at iniimbestigahan kung konektado siya sa grupong sangkot sa gun running. Bukod sa pamamayke ng video, patuloy pa rin ang hackers sa pag-target ng passwords sa mga social media account. Pero may panlaban daw ng mga bagong teknolohiya para labanan ang cyber attacks. Alamin niyan sa Tip Talk, hatid ni Von Aquino. Nahack na ang personal social media account ng content creator na si Julie Antolentino at nang mabawi ang account, nawala ang fanpage na konektado sa personal account na may mahigit 100,000 followers. Start na naman, all from scratch, ang hirap. Nakaka-frustrate. Makaraang ilang araw na suspend naman ang account niya dahil umano sa pag-violate ng community standards. Nag-appeal ako kay Facebook. Kinonta ko sila, nahingi sila ng valid ID and then nagpa-selfie and everything. So around 3 to 5 days ata bago nabalik yung personal account ko. At dahil password ang tinatarget ng cyber criminals para mag-take over ng online accounts, biometrics ang isang paraan ngayon sa pag-login. Gumamit ng multi-factor authentication that employs biometrics like your face and another form of dynamic password like one-time pins. Or yung mga nagbabago-bago ng mga passwords. Bukod sa biometrics, sabi ng isang technology editor, gumamit ng security key. Isa itong gadget na nagre-record ng fingerprint at pwedeng i-plug in sa laptop o mobile phone. Meron siyang fingerprint. Ilalagay mo yung daliri mo, makakapag-login ka na nawalang, walang password. Ang DICT may mga hakbang naman daw para masugpo ang cyber attack sa bansa. We bought some tools, we bought some equipment. That has the capability to check TTPs o yung mga tinatawag na papaano ba tayo inaatake. Para maiwasang maloko online. Pag naka-receive ka ng information, naka-receive ka ng mga investment offer o job offers at pati yung mga warning na kunyari galing sa Facebook na nag-violate ka ng community standards, magduda ka kagad.
Maaari daw kasing magamit ang mga ito para ma-take over o makuha ang social media account ng isang tao. Mainam din daw na magsumbong sa hotline 1326 ng Interagency Response Center. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Fitness goals ang focus ng ilang Sparkle artists sa 2024. Ang Kapuso Primetime King naman na si Ding Dong Dantes naghahanda na rin sa mga proyekto niya ngayong taon. May report si Nelson Canlas. Fresh from Palawan ang Dantes Squad. Kwento ni Ding Dong Dantes, very thankful sila na nabigyan ng chance to relax. Kasunod ng busy schedule noong holiday season dahil sa Metro Manila Film Fest entry nila ni Marian. Bukod sa Rewind, grateful din si Ding Dong sa success ng Firefly at ang tagumpay ng industriya ng pelikulang Pilipino. Pinag-pray ko talaga bago kami sumali dito sa film fest na ito ay sana please manumbalik yung sabik ba ng mga manonood natin na bumalik sa mga sinihan. Ngayong 2024, mas marami pa raw sorpresa si Ding Dong. Gaya na lang ng mga bagong episodes ng most favorite game show ng bayan na Family Feud at Amazing Earth. Speaking of New Year, may new goals din ang ilang Sparkle artists. Si Gabby Garcia, career na agad ang pag-exercise with friends. May pa-proof of gym din si Solen Yusuf. Sa boxing naman, nahihilig si Kelvin Miranda. Pangmalakasan ng pull-up and push-up routines niya. In preparation rin sa pagganap niya sa Encantadia Chronicles Sangre. May ilang paalala naman ang ilang fitness coach sa mga magbabalik alindog ngayong taon. Bukod sa proper mindset at disiplina, dapat din daw itong sabayan ng balancing diet. Ang goal mo talaga ay to be healthy for your family, for yourself, para at least nagagawa mo yung mga gusto mong gawin. So, prioritizing your health is self-love. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tampok sa commemorative stamps ng Royal Mail sa United Kingdom ang 90s Brit pop group na Spice Girls. Dream come true naman para sa Phil-Am na si Jokoy ang pag-host ng 81st Golden Globes. May report si Katati Bayan. For the first time, mag-host ng 81st Golden Globes ang Filipino-American stand-up comedian actor na si Jokoy. The biggest celebration of the year. I'm a little biased, but this is the best award show and we're gonna have fun. Sa exclusive interview ng GMA Integrated News trigger sa Hollywood na si Janet Nepales kay Jokoy, sinabi niya very proud and excited siya na i-represent ang pamilya at ang Filipino community sa prestigyosong awards night. Finally make it on this stage and have fun with this group of people right here, it's a dream come true. So gaganapin ang Golden Globes sa Linggo kung saan kikilalanin ang mga natatangi sa larangan ng telebisyon at pelikula. Tampok sa isang comic book ang BTS. Sa fame series ng Tidal Wave Comics, ilalahad ang rise to stardom story ng Bangtan Boys hanggang sa pumasok na sila sa military. Nakadagdang i-release sa print at digital platforms ang comics na may soft at hardcover sa January 10. Featured naman sa commemorative stamps ng Royal Mail sa UK ang 90s Britpop group na Spice Girls. In celebration yan sa kanilang 30th anniversary, ang Spice Girls ang first ever female pop group na itinampok ng Royal Mail sa kanilang commemorative stamps. Katati Bayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahuli kamang isang kahinahinalang lalaki sa Lawag City na tila target ang isang nakaparadang kotse. Kitang-kitang naglalakad ang lalaki, sinubukan niyang buksan ang pinto ng sasakyan. Pero biglang umalingaw-ngaw ang car alarm. Kumaripas ng takbo ang lalaki. Inimbestiga na ng pulisya ang insidente. Simula sa Lunes, mapapanood na ang Kapuso revenge drama na Makiling. Pag-amin ng cast, pressured but excited sila sa bagong afternoon crime series. Si El Villanueva ang gaganap na Amira, ang babaeng mula sa pamilya ng mga manggagamot.
pero magtatrabaho bilang school janitress. Dito niya may experience ang katakot-takot na pang-aapi ng Crazy Five na gagampanan ni Christopher Martin, Myrtle Sarosa, Claire Castro, TJ Marquez at Royce Cabrera. Aagawin nila kaya Mira ang mutya o ang misteryosong halaman sa gubat ng makiling. Magiging kakampi at tagapagtanggol naman ni Amira si Alex, played by Derek Monasterio. Sa beauty pageant sa Cebu, may kandidatang talaga namang agaw eksena. Pati sa final look, nakipag-substitute ba naman sa nangaharana? Pusuan na yan sa report ni Bernadette Reyes. Si candidate number 11, hindi lang basta beauty of the face. Dahil nag-uumapaw siya sa confidence at stage presence. Pati nga itong serenader, tila nabighani at nagpaubaya sa kanyang karisma. Pero teka. Agaw eksena, pak na pak sa audience impact. Siya si Miss Steffi Mendoza na guest candidate pala sa Queen of Kotkot pageant sa Liloan, Cebu. Panggulat raw talaga ang kanyang performance ng gabing yun mula sa paglabas sa introduction. Swimwear at nag-best in talent pa nga. Tuwing lumalabas nga raw siya, pati judges at special guests ang naloloka. Pero maliban sa special award na natanggap, korona niyang halakhak at palakpak. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Maki Pulido para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan sa ngalan ni Atom Araulio. Ako po si JP Soriano mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipinas. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.com. TV.